Hello, mga kasari, mga sisi ko. Merry, Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan, kumusta na kayo? Kumusta ang benta natin kagabi? So, nakapag-promise ako sa inyo. Ayan. Pasensya na. Kagigising lang ni Ate Rose ninyo. Ayan, taasan natin yung aking camera. Nakapag-promise ako na i-reveal ko ang benta namin kagabi. Ngayon ay December 25. Ang iba nga nag-close, ano na, madaling araw na, alas 3. Minsan nga 24 hours na sila. Pero kami kahapon, nag-close kami 1 a.m. Pero before, alam nyo ba kung anong oras kami nag-close? Nung before pa talaga, umaabot kami ng 3 a.m. ng umaga. So, ngayon ay December 25, time check is 10 a.m., kagigising ko lang. Pero si Kuya Dave, maaga siyang nagising kasi nag-open ng tindahan. Kaya lang ngayon dito sa amin mga sisi, maulan. So, bago ko i-reveal kung magkano yung benta namin kagabi, kape muna tayo. Mag-almusal muna tayo. Kape, barley coffee. Tapos, ang niluto ko lang kagabi mga sisi ko ay itong carbonara. Ayan. Carbonara, tapos nag-toast lang ako ng bread. Yan, partner ng aking carbonara. Tapos meron akong maha blanca. Ito lang talaga yung niluto. Wala na akong niluto pa na iba. Ito oh, maha blanca. Yan, tapos meron akong cake dito. So shout out sa nagbigay. Yan, Mami ni Gian. Thank you so much. Okay, so mga sisi, dito tayo sa labas ng bahay. So, kung napansin ninyo, meron kami ditong 20 na kahon na beer. So, 10 yung nabawas, pero actually yung 10 ay hindi talaga naubos. Kasi, yung ibang stock ay nandito pa sa loob ng cooler. Ayan, buksan natin. Para ganitong okasyon, Pasko at New Year, ginagamit namin itong cooler para malagyan ng mga beer. So, ayan, marami pa, ilang case pa yan. So, konti lang ang nabawas. So, sa mga soft drinks, ayan, marami pa tayong soft drinks. Kaya yung mga beer, doon namin nilalagay sa cooler kasi dito, nilagyan namin ng mga 1.5. Ayan, puro 1.5. Wow, music, be! Ayan, 1.5. So, nabawasan na yung laman dito ng mga beer. Ayan. Tapos dito sa kabilang rep ay puro soft drinks talaga para hindi sana kami maubusan. Kaya lang ang problema, hindi naman talaga naubos. So, check natin dito sa ating mga Ricardos. Ang cheese, sa cheese ko is 4 na lang yung natira. Nestle cream 5 na lang. So, nabawasan pala itong ano, no? Oh. Lady's Choice, may naghanap. Oo. Tapos, best food nabawasan. So, hindi nabawasan yung ating mga ito, kaong, nabawasan lang ng isa pala, sabi ni Kuya Dave. Tapos, mga margarine, yung garlic, nabawasan. So, yun lang yung ano kahapon. Itong mga pasta, nabawasan? Oo, 4 na 1.5. Okay, nabawasan ang pasta. Ayan, sa mga 1.5, mas mabenta ang 1.5 kahapon kaysa yung Devote na ano, soft drinks. Spaghetti sauce, nabawasan. Ayan. Okay, so yun ang mga sisi. Napakita ko na sa inyo yung mga beer namin na ilang case lang ang nabawas. Tapos, yung mga item dito, yung mga cheese, yun lang yung ilan na lang yung natira. Pero yung iba, may nabawas man, pero kunti lang talaga. So, dito kasi ang tindahan namin ay nasa subdivision. Nasa gitna talaga kami ng subdivision o halos nasa dulo na kami. And hindi naman halos na nakatira dito sa amin ay nagsiselebrate ng Pasko. Ayan, and tulad ng nasabi ko sa inyo na hindi nakatulad noon, marami ng tindahan sa labas at iba pa dito sa paligid namin, mga kakompetensya. So ngayon, magkano ba talaga ang benta namin kagabi? Mga sisi, kasi nakapag-promise ako, sasabihin ko na sa inyo kasi before, hindi talaga kami nagsasabi kung magkano yung benta namin. Secret. Pero ngayon, syempre, nakapag-promise ako sa inyo, ang benta namin kagabi, December 24, ay nasa 17,000 plus lang. Mag-18,000 siya. Kunti na lang mag-18,000 siya. So, sige, round off na lang natin, 18,000 pesos. So, napakalayo ng diferensya kung i-compare ng mga nagdaang taon. Nung mga last year, kahit na pandemic, ay
sana ba ako naputol, may bumili lang. So yun nga, before, dito sa amin, kahit na pandemic, ay bumibenta talaga kami ng hindi bababa sa 30,000 pesos. So sa ganito kalaki na tindahan, ganyan yung benta namin. Retailer lang po kami. So, hindi siya bababa before ng 30,000 pesos. So, tulad ng nasabi ko sa inyo, may kaibahan na kasi nga marami na kami dito. So, nahati na yung benta. Pero, thankful pa rin kami sa Panginoon kasi nga kahit papano ay kumikita pa rin ang aming tindahan. So, yun nga, hindi lahat ng panahon ay ano yung sa atin lahat, ayan mga sisi. So, napagdaanan na namin ang sobra-sobrang blessing. So, ngayon, si Kring Kring, mag-ano na siya, 50 year na siya, gagraduate na siya. So, okay lang naman kasi nga, napakalaking tulong po talaga ng tindahan namin sa buhay namin. Kung nababawasan naman ang benta namin ngayon, okay lang po. Kasi tulad ng nasabi ko ay napagdaanan na namin ang sobra-sobrang blessing. So, bigay na lang natin sa iba ngayon na nagsisimula pa. Kaya kami ni Kuya Dave, hindi kami nag-alala, wala kaming worried. Kasi nga, parang nabigay naman sa Panginoon yung ano namin, yung wish namin na matapos yung anak namin, makatapos yung anak namin. Makabayad kami itong bahay namin, tapos na. So, yung kikitain na lang namin dito sa tindahan ay yung mga bayarin na lang, napakunti-kunti na lang. Hindi katulad noon na napakaraming expenses, napakaraming bayarin. Ayan. So, thankful pa rin kami sa Panginoon. So, happy pa rin kami kasi nga nung December 23, bago nag-24, malaki yung benta natin. Umabot din siya ng 17,000 peso. So, 23, 17,000. Nung 24, 17,000. Na minsan, hindi kami makaabot ng 17,000 talaga pag ordinary na araw. So, ayan mga sisi ko. So, blessed na sa amin yung December 23, naka 17,000 kami mahigit. Tapos nasundan nung Pasko talaga kahapon na mag 18,000. So, malaki-laki na rin kung isahin siya. Kasi nga, pag ano, ordinary na araw, napakalit lang talaga ng benta namin. Parang nahati lang yung benta namin nung 23. Pero, tingnan natin ngayong New Year. Kasi tulad ng sinabi ko, halos lahat na mag-celebrate. Lahat na ng kapitbahay namin dito, mag-celebrate na talaga ng New Year. So, abangan nyo na lang din sa New Year. Sasabihin ko pa rin sa inyo kung magkano ang benta namin ni Kuya Dave. So, yung benta namin na nasabi namin sa inyo, sa ngayon kung napanood nyo ay wala na din yan. Ubus na yan kasi ipangbili na namin ng mga soft drinks. Ayan, mga beer. Idagdag na namin agad. So, wala na kami ditong hahawakan pa na pera. Maliit lang naman yan na halaga mga sisi. Pero kahit na, ipangbili pa rin natin yan ng mga item na naman para kikita ulit. So, yun lang. Pero, thank you so much. And, kayo din, comment down below kayo kung magkano yung benta ninyo. Pwede nyo bang i-share kay Ate Rose ninyo kung magkano yung benta ninyo kahapon. Sa mga malalaking tindahan, sa mga wholesaler, siguro nasa 6 digits sila. Abot sila ng 100,000. 100,000, 50,000. Pero, kami dito sa amin, yun lang talaga yung maaabot kaya ng aming sari-sari store. Ayan. Pero, kahit na sinasabi ko sa inyo na matumal, pero nakikita nyo pa rin na yung mga pinamili ko, diba? May benta pa rin. Ayan. Mabubuhay pa rin kami sa aming sari-sari store. Okay, so yun na. Nasabi ko na sa inyo kung magkano yung benta namin. And abangan nyo sa New Year. Nasabihin ko rin sa inyo ang benta namin. Okay, Merry Merry Christmas mga sisi ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Na kahit na may okasyon, busy kayo ay may time pa rin kayong manood ng mga vlog ko, mga vlog namin ni Kuya Dave. I love you mga sisi ko, God bless you always. Happy lang po tayo and positive. May mga paraan naman na ibigay si Lord sa atin. Kung mahina man ang benta, so siguro may ibang way na blessings na ibigay niya sa atin, 'di ba? Basta positive lang tayo and kailangan maging mabait tayo sa kapwa natin at mapagbigay. Okay? Ulitin ko, love you sisi. Thanks for watching. See you next vlog. Bye for now.